Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sanlibutan ay iyong binabago sa mga pagdiriwang namin ng iyong pagsagip sa tao. Umunlad nawa ang iyong sambayanan sa iyong mga pamanang pang magpakailanman at huwag nawang magdahop sa iyong tulong sa kasalukuyan sa pamamagitan ni Hesukristo asama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang sabi ng Panginoon, ako ay lilikha isang bagong lupa't isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na ay di na babalik. Kaya naman kayo dapat na magalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem ng aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Do'y walang panambitan o kaguluhan. Do'y wala nang sanggol na papanaw. Lahat ng titira doon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin kabataan pa ang edad sandaan. Ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinarusahan. Magtatayo sila ng tahanan ng kanilang titirhan. Sa tanim na ubas ay sila ang aani. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y niligtas. Kaya kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak.
Mula sa libingang daigdig ng patay, hinang mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya'y awitang ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yung kanyang galit at ang kabutihin niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tikmag sa luha sa buong magdamag. Sa bukan liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin, o poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka, poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko't galak nang iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea. Sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing, ang isang propeta'y hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga-roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa, at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing, magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inipsan ng lagnat, kahapong mag-aalauna ng hapon. Tugon nila,
Naalala ng Ama na noong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, "Magaling na ang inyong anak." Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea. Pagpunta niya roon, buhat sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. At ito, sa umagang ito, sa kwento natin sa Ebanghelyo, na kung saan binabanggit muli na si Jesus ay nagtungo sa Samaria at sa Galilea, kung saan matapos siyang hindi igalang o kilalanin sa kanyang sariling bayan. Meron, sakasakali po, no? Meron ka bang issue o kaya yung nagtitrigger sa'yo ng kalungkutan ay kapag nararamdaman mo o nararanasan mong rejected ka o merong issue on rejection. At kapag meron yan, labis mong ikinalulungkot ito. At iniisip mo ng iniisip, ano bang problema sa'yo? Bakit ayaw sa'yo? Nawa po sa halimbawang ipinakita ni Jesus na naranasan niya mismo, ay makatulong sa iyo na harapin mo ang issue mo sa rejection. Para bang kung ayaw sa iyo, edi iwan mo na lang. Kung ayaw sa iyo, huwag mong ipagpilitan ang iyong sarili. Nagagawin mo pa ang lahat, matuwa lang sa iyo, gagawin mo ang lahat, sumang-ayon lang sila sa iyo. Hindi mo ikasisiyayan. Mapapagod ka lang kumbinsihin sila na magustuhan ka. Kaya nga dito po, no, sabi, hindi siya sinanggap at iginalang sa kanyang sariling bayan. Pero pagdating niya sa Galilea, mabuti ang pagtanggap sa kanya. At doon, nakagawa siya ng iba pang mga kababalaghan. Katulad ng pagpapagaling dito sa anak ng pinuno, no, ng pamahalaan. Tinanggap siya, kinilala, nanalig sa kanya, kaya iyon ang natanggap niya. Hindi siya nabigo. So, di ba ang ganda pong pagkilos na itinuturo sa atin, huwag mo ipagsiksikan ang sarili mo sa mga taong insecure lang naman din, no? Huwag mo ipagsiksikan ang iyong sarili sa mga taong hindi kumikilala ng iyong galing. Tuloy, yung sabihin na natin mga potentials mo, hindi mo na didiscover o hindi mo na ilalabas pa. Hindi napapakinabangan ng mas nangangailangan sa'yo dahil nakafocus ka doon sa mga taong ang ibinibigay lang naman sa'yo kalungkutan. Minsan sinasabi mo, no, na feel rejected ka, pero ayaw mo namang umalis sa mga taong nanre-reject sa'yo. Ano rin ang gusto mong patunayan? So, sana po, no, maka-move on tayo, maka-usad tayo, nang sa ganun mas magamit mo ang talento mo, ang galing mo, o kung ano pa mang mayroon ka sa mga taong higit na nangangailangan ng iyong presensya, ng iyong oras, at ng iyong galing. Kasama natin ang Poong Jesus Nazareno sa pagtupad at pagganap ng ating mga misyon.
At diyan mo makikita, diyan mo mas mararanasan yung tunay na saya, tunay na kaligayahang gusto mong maranasan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Dahil sa pagtitiwalang tutugunin ng Diyos Ama ng buong kalugod-lugod ang ating mga kahilingan, kung tayo ay mananalangin sa Kanya ng may pananampalataya, ang ating pong itutugon, Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang simbahan sa buong mundo naway maging isang simbolo ng mapagpagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pagkalinga sa mga may karamdaman. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga doktor, nurse, at iba pang nangangalaga sa mga may sakit, naway magpakita ng habag at kabutihan ni Jesus sa pagkalinga sa pakinamaliit ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Itong Kwaresma, naway maging panahon ng paghilom at pagkakasundo para sa mga pamilya at pamayanan. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makatanggap ng pagpapaginhawa at pagtataguyod mula sa kanilang pamilya, mga kaibigan at mga kapitbahay, manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin sa iyo, kami naway makapakinabang upang sa pagkadalisay ng aming pamumuhay sa sanlibutan, kami magkaroon ng pagbabago para sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami ibubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas sa bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y
lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan,
at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay sa nawang bumago at bumuhay sa amin at siya ring magpabanal at mag-akay sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.